Welcome back mga kahabi sa Garahe Page TV. Ayan, dito tayo ngayon. Kakayari ko lang ngayon. Mag-set up ng manok muna natin. Dito yung tatlong budka. Pinapakain ko na rin. For today's video mga kahabi, papakita ko sa inyo ito. Ito yung first pair na i-breed natin for this season. So, alamin natin kung ano yung bloodline. Saka kung ano yung project ko dito sa dalawang ko. So ito nga mga kahabi, yung first pair natin na i-breed this season. So kung mapapansin nyo, isang rare color na opal white bar, saka isang T-check pattern na blue. Ayan. So pinagsama ko na to, siguro may 3 days na, 3 days ago pinagsama ko sila. So ayun, nakakapag-mate na rin. Tapos ngayon, iseset up na nga rin natin ang nest pot, kaya naisipan ko rin i-vlog. Ayan, so nakaabang na yung mga foster parent na gagamitin natin dito. And hopefully may breed natin sila ng maayos. Ayan. So isa ito sa paborito kong pares dito sa loft natin ngayon. Gagamitin natin foundation ng mga armored birds natin. So ang calf nito is Maurice Matthews. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, isang direct import, directly acquired kay Mr. Maurice Matthews. Bali may pasok to ng Desmet Matis na bloodline. Yung tatay niya is proven na rin na racer, nalo na rin twice. And then siya naman is 3 times finisher sa Belgium. Ayan, so nailaro to sa Belgium. Kaya kung mapapansin nyo, may sensor na siya, mayroon pang chip yung ring niya. Ayan. So hindi ko alam kung sa national din nailaro yan. Napakaganda nung katawan nito, itong Maurice Matthews na to, tsaka yung mga special features. Kaya lang ngayon makikita nyo medyo sargo na yung ilong niya, kasi nga 2014 banded pa tong ibon na to. Ayan, pero still maganda siya, maayos siya, malinis siya sa balihibo niya. So parang batang bata. Ito naman is opal white bar, directly acquired, imported bird din to from US. Ayan, directly acquired kay Mr. Medwin Ducay through selection ni Sir Jaime Lim. So bali nakuha ko na to kay Mr. Jaime Lim. Ayan. Bali, ang name nito si Zardas, ayun naman is si King, yung Maurice Matthews. Hindi ko na binago yung pangalan nila, nagdepende na lang ako dun sa pangalan na nasa pedigree nila. Ayan. Bali, itong opal natin is 2016 bird, so saktuhan, isang 2014, isang 2016. So medyo bata, tsaka medyo may edad na ibon. So, pero okay pa yung age nila para sa akin. Iyan yung isa sa mass production natin this season, and gagawin din natin na foundation bird ng mga ng armored birds natin. Ayan. So ang project ko dito sa pairing na to is opal T-check bird. Ayan. So maraming magtataka siguro, maraming magsasabi, bakit binibreed ko, ginagamit ako na rare color. So itong rare color na to is hindi lang to basta rare color. Ayan, ang bloodline niyan is the Clark Jansen. And proven yung family niya, nilaro ni Sir Medwin Ducay. So maganda yung naging resulta. Kaya nagka-interest ako sa ibon na to. Ngayon, maraming nagsasabi, pwede naman daw i-breed ko na lang to sa opal white bar din, para lahat ng ilalabas is opal white bar. So para sa kalaman din ng iba mga kahabi, ayan, through color genetics, hindi advisable na ipagparisin ang dominant opal sa dominant opal. So lethal gene ang tawag nila doon, which is kung saan hindi ka naman makakapag-create ng mga homozygous or double factor na opal, dominant opal. So meaning sa itlog pa lang or sa pagkapisa pa lang, kung homozygous yung magiging anak is mamamatay or mahina. Pero based dun sa reference is namamatay talaga. So ayan. Ngayon, bakit ko naman siya pinari sa T-check? And actually, nagkataon lang din na T-check yung kulay nito, nitong Maurice Matthews natin. Kaya nagkaroon tayo ng project na opal T-check. Ayan. So hindi sinasadya yan, pero good thing is maganda rin ang opal T-check. Ayan.
So possible din mag-anak ng opal white bar to kung may history tong city check ng bar. Ibig sabihin ko nagki-carry siya ng mga bar patterns. Pero preferably yan nga, lalabas niya yung mga opal T-check. Ayan, so hindi ko siya pinara sa kapwa niya opal. Hindi ko siya pinara sa kapwa niya opal kasi makakapag-produce naman tayo using regular color birds kasi nga dominante naman ang mga opal. Ibig sabihin, kailangan mo lang ng isang copy, makakapag-produce ka na ng mga opals. Ayan. So this is King, mga kahabi. Ayan, si King, yung Maurice Matthews natin na direct import. Directly acquired kay Mr. Maurice Matthews mismo. And based dun sa pedigree niya, yung sire niya is may karga na rin ng Desmet Matis. So, ang mga ibon ni Sir Maurice Matthews is known sa mga long distance races talaga yan. Tsaka, for how many years talagang lagi siyang nag-first. I'm not sure kung 1,500 ba yun plus yung record niya na mga first sa mga races. So, isa lang to sa mga ibon niya na na-acquire natin na luckily is na-race niya rin at na-proven din talaga sa liparan. So yan, isa sa mga pangarap na ibon ko to dati. Kaya nung nakuha natin is sobrang thankful natin, sobrang alam yan. So pagsisimula pa lang natin sa race, meron na agad tayo nakuha magandang foundation work. So medyo may kalakihan siya kaya kung mapapansin nyo, hirap na hirap din akong hawakan tong ibon na to. Ayan. So hopefully makapagpalabas tayo ng magandang foundation birds galing dito tsaka mailaro din natin. Sana maganda yung maging performance din dito sa Pilipinas. So as of now, wala pa akong plano umarera sa mga clubs dito pero plano ko is maglaro muna ng OLR and isa siguro sa mga magiging offspring nito yung ilalaro natin ng pang OLR. So ito yung leg band niya. Isang sensor na Bricon yung nakalagay. And then ito, bilge. At sorry, 2012 banded pala to. Hindi pala 2014, sorry. Parang 2014 yata yung nasabi ko kanina. So 2012 Belgian bird. Ayan, si Mr. 4120. King 4120. Eto. Ayan. So isa lang to sa mga foundation na gagamitin natin na breeder dito sa loft natin. As foundation ng mga armored birds din. So sabi ko naman sa inyo mga kahabi, kapag pinasok natin tong racing pigeon is hindi natin siya kumbaga hindi basta-basta, aralin natin mabuti. At the same time, magpupundar tayo ng mga materials na talaga namang masasabi natin na malaki yung chance natin. Ayan. Kuhanin ko naman yung foundation hen natin. Ito naman si Zardas. Ayan. So I name it under dun sa name niya rin sa pedigree. So isang opal white bar. Ayan. So sa kulay pa lang, panalo na. Tapos isang Declan Hansen pa to and proven yung family niya sa race. So sa itsura pa lang naman, masasabi niya na magandang klase ng racing to dahil ayan nga, hindi siya yung typical na mga rare color lang. So sa body niya, okay lang din. Maayos yung katawan niya. Same with Maurice Matthews. Ang kagandahan sa kanila is mga heavy bone. Tapos mga walang deformities, walang kahit anong problem sa katawan nila. Ayan. So directly acquired kay Mr. Medwin Ducay sa US. So hopefully, ayan, maparami rin natin dito. Ang ring band niya is AUARPU 2016. Ayan. So ito sila. Ayan, bigyan natin ng nest spot kasi 3 days na rin sila nagme-mate dito. So malamang sa malamang naghahanap na rin ng pugad to. So hopefully maka-breed na tayo kasi may mga nakaabang ni dito, 4 na yung nag-order dito pero sabi ko nga walang reserve dito kasi hangga't hindi ko ginagamit, first come first serve tayo dito. Kung sino magka-interest na kahabi natin eh magbabahagi tayo ng linyada nito. Ayan. Pero sa susunod dahil gagamitin ko na sila, so baka equip ko na muna yung mga bloodlines. Gusto ko lang din kasi is masubukan din ang iba na ilipad sa loft nila. Ayan. So mga island born na YBs nila.
soon available dito sa Garahe Philippines. Ayan. So kuha na lang natin ang Nespat. So ito mga kahabi, typical na binitsay na buhangin lang, yun lang gagamitin natin na Nespat nila. So yan naman laging ginagamit natin, so ayan, sana mahiyang din nila. Dadagdagan pa natin mamaya yan kasi kakalkalin pa rin nila yan eh. Ayan, hindi ko muna tinaasan. Ayan, so mukhang talagang nag-ano na nga, nagpupugad na sila oh. Kasi nakailang beses na rin nag-mate yan eh. Ayan, so first pair pa lang ito mga hobby ng mga breeders na isasalang natin dito. Pinakita ko lang sa inyo ngayon kasi ako rin mismo na-excite ako sa breeding ko nito. Kaya nga, gaya na sabi ko, hanggat maganda ang kondisyon nila, mas production ko. Ayan, kumbaga sabi nga ni Idol X Machina is unlimited breeding. Lalo sa age ng cock na to. Hopefully makapag-inbreed pa tayo nitong cock na to. Pwedeng inbreed na T-check din, pwedeng inbreed na opal T-check na. Ayan. So abangan nyo yung mga mangyayari pa kasi mahaba-haba pa yung ibibigay sa ating panahon nito. 2012 pa lang to, 2020 ngayon, so bata pa to. Ayan. Sa racing pigeon naman, madalas tumatagal 20 years above eh. So condition na condition niya, kahit sa droppings nila, maayos. Ayan, hindi pa ako makain yan, ngayon pa lang tayo magpapakain mga hobby. And dito ko na lang i-end yung video na to mga kahabi, gaya ng sabi ko, para sa mga may interest dito sa breeding pair ko na to, complete documents to, may pedigree, lahat nandito, kahit i-verify nyo rin sa mismong mga pinanggalingan is okay to. Ngayon para sa mga may interest, wala mo ng reserve, wala mo na rin bura-buraot, ayan. So available to for sharing mga kahabi, hindi tayo magdadamot ng mga bloodlines natin. Gusto ko rin yun kasi para malaman natin yung liparan ng mga ibon natin since hindi nga tayo makakapaglipad at OLR lang yung chance natin na makapaglaro ng ibon na to. Ayan. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. Please, do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Like, share, comment. See you in my next video. Keep safe and God bless.